Good morning, Nay! Masiglang bati ni Bianca sa kanyang ina nang makalabas na siya sa kanyang kwarto. Napatingin ito sa kanya at saka napangiti. Oh, magandang umaga din anak. Napaaga ata yung gising mo ah. Sambit nito sa kanya. Napangiti naman si Bianca. Siyempre naman, Nay. Mamaya na ang alis papunta sa mansyon ng mga Martinez. Kaya naman kailangan kong gumising at makatulong dito sa bahay kahit papano. Sambit niya dito. Napabuntong hininga naman ang kanyang ina. Ay nako Bianca, hindi mo naman kailangang tumulong eh. Kaya naman namin ng ama mo. Isa pa, nandyan yung mga kapatid mo oh. Sagot ng kanyang ina sa kanya. Oo nga ate, dapat nagpahinga ka na lang. Siguradong pagod ka na lagi kapag nagtatrabaho ka na sa mansyon ng mga Martinez. Lalo pat yung batang yun ang tuturuan mo. Sabat naman ni Jenny, ang pangalawang bunso sa kapatid. Napakunot ang noo ni Bianca. Sinong bata? Si Sian? E mukhang mabait namang bata si Sian na. Sagot niya dito. Napairap naman si Jelly. Akala mo lang yun ate. Sinabi sa akin ng kakilala namin sa Section 1 na masyado daw bully si Sian. Kaya palagi siyang nag-guidance. Sumbong ni Jelly sa kanya. Lumapit si Bianca sa kapatid. Jelly, hindi tama yan ha. Kahit na sinabi pa sa'yo ng kakilala mo yan, hindi naman maganda na huhusgahan mo siya agad dahil lang dun. Pangangaral niya sa kapatid. Pero ate, Jelly, makinig ka na lang sa ate mo. Sabat naman ang kanilang ina. Napayuko na lang tuloy si Jelly tsaka napatango. Sorry po ate. Sambit nito sa kanya. Napangiti tuloy siya tsaka bahagyang ginulo ang buhok ng kapatid. Hay, ang kulit talaga ng kapatid ko. O siya, sige na. Mukhang nagising si baby sa kwarto. Puntahan mo na. Utos niya dito. Agad namang tumalima si Jelly at nagtungo sa kwarto upang tingnan ang baby nila. Eh anak, nakahanda na ba yung mga gamit mo? Kung wala pa, eh tutulungan na kita. Baka may makalimutan ka pa eh. Napangiti si Bianca at saka nagtungo sa likuran ng ina. Bahagya niyang hinilot ang balikat nito. Si mama talaga. Tapos na po yung lahat, huwag na po kayong mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. At magpahinga naman po kayo minsan. Naninigas na yung laman-laman nyo oh. Pagbibiro niya dito. Natawa tuloy ito at bahagya siyang hinampas sa braso. Ikaw talagang bata ka? Sambit nito sa kanya. Natawa na lamang si Bianca dahil dito. Nasa edad 22 na siya. Kakagraduate niya lamang sa kolehiyo noong nakaraang buwan bilang isang magna cum laude. Sa kabila ng kahirapan sa buhay ay talaga namang hindi maipagkakaila na nagsumikap siya. At sa kabila ng lahat ng yon ay dahil sa kanyang butihing magulang. Ginapang siya ng mga ito na makatapos, kaya naman gagawin niya ang lahat para makabawi sa mga ito. Sigurado ka ba anak? Wala ka nang naiwan? Tanong nito sa kanya na makapasok sa tricycle. Wala na ma, ayos lang po ako. Sambit niya dito. Napakaway na lamang ang mga kapatid niya bago umandar ang tricycle. Pa-bye ate! Bye ate! Ingat ka po doon! Napangiti siya sa narinig tsaka tuluyang umandar ang sinasakyan. Makalipas ang ilang sandaling pagmamaneho ay nakarating na rin sila sa isang malaking mansyon. Nandito na tayo iha, sa mansyon ng mga Martinez. Sambit nito sa kanya, dahan-dahan niyang inilabas ang mga maleta at gamit niya bago siya napalabas. Sigurado po ba kayo, sir? Sobrang laki naman po nitong mansyon na to. Sambit niya sa driver habang hinahanap ang pambayad. Ay siyempre naman, iha. Mas matanda pa sa akin yung mansyon na to. Kaya hindi ako pwedeng magkamali. Sambit ni Manong. Nang makapagbayad na siya ay agad na rin niyang dinala ang mga gamit. Sige iha. Salamat po Manong. Napatingala pa siya sa itaas habang pinagmamasdan ang malaking gate. Ay ate, ano po yung kailangan nila? Tanong agad ng guard sa kanya. Ah kuya, ako po yung bagong tutor ng anak po ng may-ari nitong mansyon. Bale na hire po ako ng secretary niya na si Kuya Kid. Sambit niya dito. Napangiti naman si Manong guard saka siya pinagbuksan ng pinto. Ah, ikaw pala yun. Sige, pasok ka. Sagot nito sa kanya. Inalalayan pa siya nito papasok.
hindi naman marami ang dala niya dahil uuwi pa rin naman siya sa kanila. May stay-in kasi dito, pero pwede pa rin naman siyang umuwi. Nanghihinayang lang siya sa pamasahe, kaya hindi rin siya arawan na uuwi. Sige, hintayin mo na lang dito yung sekretary ni Sir Joseph ha. Medyo busy kasi yun si Sir. Umaga, kaya bihira mo lang makita. Pero yung sekretarya nun, ipagala-gala lang yun. Baka makasalubong mo dyan maya-maya. Sambit ng guard saka siya iniwan sa harap ng pinto. Dala ang kanyang bag ay naupo siya sa sofa habang pasimpleng napapatingin sa mga dekorasyon sa paligid. Grabe, ang mamahal siguro ng mga paintings na yan. Grabe, ang classic. Kasabayan ata ito ng mga paintings sa Renaissance eh. Sambit niya sa isipan. Matalino si Bianca at halos kilala niya ang mga paintings sa classic era. Hindi niya tuloy maiwasang mamangha habang tumitingin. Napatayo siya at mas tinitigan ito ng malapitan. Psst! Mahinang rinig niya sa sit-sit nang hindi niya alam kung sino. Agad siyang napaharap sa kanyang likuran at napakunot ang noo. Sino yun? Sa isip-isip niya habang pilit na inaalam kung saan nanggagaling ang tunog na yun. Psst! Sino yan? Hello? Tawag niya at muling naglakad-lakad. Hanggang sa maya-maya ay nakita niya ang isang bata na nakatago sa likod ng pader. Agad na sumilay ang ngiti niya. Naaalala niya ang bunso niyang kapatid dahil halos kasing laki lang ito ni Jelly. Dahan-dahan siyang napaupo nang hindi lumalapat sa sahigang katawan. Hello baby, ikaw ba si Sian? Tanong niya dito. Unti-unting lumabas ang bata sa pinagtataguan. Inosente itong tumingin sa kanya. Tila ba'y nabighani si Bianca dahil sa kakyutan nito. Hi, hindi ko alam na sobrang cute pala ng tuturuan ko. Kumusta ka? Tanong niya dito. Hindi naman sumagot ang bata. Bangkos ay napayuko lamang habang nananatili sa likuran ang mga kamay. Hi, sinabi ko naman sa'yo Jelly. Ang bait-bait nitong si Sian oh. Anong nag-guidance eh sobrang tahimik at cute na bata si Sian. Sa isip-isip niya habang nakatingin pa rin sa bata. Bigla niya kasing naalala ang sinabi ng kanyang kapatid na babae. Napangiti siya ng husto sa bata, ngunit tinalikuran lang siya nito. Play! Sambit lang nito sa kanya at saka tumakbo. Ha? Napamaang pa siya, ngunit sa huli ay sumunod na rin siya sa bata. Hay, kakadating lang ni Ate Bianca tapos gusto mo na agad makipaglaro? Sige ba? Pagbibigyan kita. Sambit niya sa bata tsaka napahagik-hik. Ang cute naman ng batang to. Buti hindi siya mahiyain katulad ng ibang bata. Sa isip-isip niya tsaka sinundan ito sa kusina. Nagdahan-dahan pa siya sa paglalakad nang makarating siya doon. Wala pa kasing ibang mapupuntahan ng bata sa kusina kaya naman ginulat niya pa ito. Nasa na kaya ang batang yun? Pagmamaang-maangan niya habang nakikipaglaro sa bata. Ngunit saktong pagpasok niya sa kusina, ay isang malagkit na bagay ang bumuhos mula sa kanyang tagiliran. Idagdag pa ang sumabog na crinkles na agad na dumikit sa kanyang katawan. What the frick? Gulat na tanong niya sa sarili, na animoy na estatwa sa kinatatayuan. Sunod-sunod na tawa ng isang bata ang narinig niya pagkatapos nito. Nahuli kita! Taya ka! Natatawang sambit ng bata. Dahan-dahan siyang napatingin dito at isang bata na may malawak na ngiti ang nakita niya. Ikaw ang may pakanan ito? Tanong niya sa bata, ngunit sa halip na sumagot ay mas lalo lamang itong natawa sa kanya. Napakunot noo siya tsaka napatingin sa magkabila niya. Doon niya nakita ang laruan ng bata na mukhang naging dahilan ng pagkakasaboy ng chocolate liquid sa kanya. Hindi naman siya nabuhusan ng buong katawan, ngunit halos kalahating katawan niya ay may mga chocolates. Idagdag pa ang crinkles na nakadikit dito. I think now I know. Sambit niya sa sarili. Akala niya lang pala yun. Sa likod ng maamo at inosenteng ngiti ng bata kanina, ay naroon pala ang makulit na side nito. Hindi niya inaasahan na kaya nitong maglagay ng patibong na katulad nito. Maya-maya isang kasambahay ang nakakita sa kanya. Hala! Diyos ko po! Anong ginawa mo, Sian? Saway nito sa alaga.
kinuha nito ang hawak ng bata. Anong ginawa mo? Tanong nito sa bata. We're just playing. Playing? Tingnan mo nga yung ginawa mo. Hindi mo ba alam na siya yung tutor mo? Siya ang magtuturo sa'yo. Pero tingnan mo yung ginawa mo. Pangaral ng kasambahay sa bata. Napaismid ang bata na animoy nagtatampo. Hindi ko naman po kailangan ng tutor eh. Si daddy po ang kumuha sa kanya. Baka si daddy po ang magpapatutor. Pabalang nasagot ng bata. Hindi makapaniwala si Bianca. Hindi niya akalain na ganito ang ugali ng bata. Gayunpaman ay hindi naman niya magawang magalit dito at mainis ng husto. Nagulat siya nang tumingin ng diretso ang bata sa kanya. Angil nito at agad na napatakbo sa itaas na hagdan. Napabuntong hininga na naman ang kasambahay at inalalayan siya. Pasensya ka na, iha. Kakasabi lang sa akin kasi ni Mario, yung guard, na dumating ka na daw. Isabi sa akin ni Sir Joseph na kapag daw dumating ka, papuntahin daw kita sa opisina niya mamayang gabi. Wala kasi ang sekretarya niya ngayon at naka-work from home siya. Sambit nito sa kanya. Salamat po. Sinamahan na rin muna siya ni Luisa papunta sa chamber ng mga employee sa mansyon. Doon din ang kwarto niya. Naligo din muna siya dahil naglalagkit siya. Nang matapos siya dito ay agad na rin siyang pumasok sa silid ng lalaki. This is it. Good luck, self. Sambit niya sa sarili tsaka agad nang binuksan ang seradora ng pinto. Dito na niya napansin ang madilim na silid at isang lalaki ang nakaupo sa swivel chair habang nakatalikod sa kanyang direksyon. Sir Joseph? Tawag niya dito. Come in. Sagot lang nito sa kanya. Medyo kinakabahan pa siya dahil sa malalim at baritonong boses nito. Nang makalapit siya sa loob ay hindi niya maiwasang kabahan. Malaki ang katawan ng lalaki. Ngunit mahahalata pa rin ang pagiging stress nito dahil sa gulong-gulong buhok. Ngunit hindi yon ang nakaagaw sa atensyon ni Bianca. Are you listening to me, miss? Tanong nito sa kanya. Dahilan para mapabalik siya sa ulirat. Oh my God! Nakakahiya! Nakatitig na pala ako sa kanya. Bakit kasi ang gwapo ng lalaking to? I'm sure na mas matanda siya sa akin ng mga 5 taon. Pero bakit ang gwapo niya pa rin para sa akin? Sa isip-isip niya. Yes, sir. I'm listening po. Sagot niya dito. I see. Muling ibinalik ni Joseph ang paningin sa monitor. Your only job is to teach my son about his academic. Kailangang maging maayos ang credentials niya dahil siyang magmamana sa mga businesses ko in the future. You need to make sure na engage siya sa mga lessons at may mararating ang anak ko. Sambit nito sa kanya. Napayuko naman si Bianca. Yes, sir. Pero hindi ko po maipapangako na magbabago po ang anak niyo ng isang bigla. It will take time, so we need to make him realize that early on. Sagot ni Bianca. Napailing si Joseph. I don't care. Just do what I asked you to do. Besides, mataas ang sahod mo sa akin. Cold na sagot nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang tuloy si Bianca bago lumabas ng silid na yun. Ay, wala man lang ba siyang sasabihin para sa anak niya? Sa isip-isip. Napatingin siya sa may tabi na makita ang bahagyang nakabukas na silid. Doon ay nakahiga si Sian habang nakatingala sa kisame. Hawak nito ang airplane na laruan habang nilalaro yun sa ere. Otomatikong napangiti si Bianca. Hindi niya alam ang dahilan ngunit masaya siya na makita tong masaya din. Nalaglag pa ang hawak nitong airplane sa mukha. Dahilan upang matawa ng mahina si Bianca. Ang cute. Sa isip-isip niya. Uy, ikaw ang bagong tutor ni Sian, diba? Ako nga pala si Patty. Pakilala ng isang babae sa kanya na makapasok siya sa chamber ng mga empleyado. Karamihan sa mga ito ay kasambahay na nagtatrabaho sa mansyon. Napangiti naman siya sa babae. Malawak din ang ngiti nito. Para itong bata dahil nakatirintas pa ito at magaslaw rin ang galaw. Hi! Oo, ako nga. Ako si Bianca. Pakilala niya sa sarili. Oh, tama pala ang sabi nila. Mukha ka pang bata. Ilang taong ka na, ate? Tanong nito. Ate?
Oo, 16 pa lang kasi po ako. Kasambahay din dito yung parents ko noon. Pero nung nagkasakit si na mama, ay ako na yung pumalit. Pinag-aaral din po kasi ako ng Don, kaya balik serbisyo ko na rin to. Kwento nito. Don, si Sir Joseph ba yung tinutukoy mo? Tanong niya dito. Ay opo. Nasanay kasi kami na dun yung tawag namin sa kanya, dahil yun din yung tawag namin sa ama niya noon. Sa katunayan ay kakamatay lang ng dating Don nung nakaraang taon, kaya naipasa agad kay Sir Joseph yung mansyon. Napaisip naman si Bianca. Kaya pala, baka hindi niya rin inaasahan yun dahil mukhang hirap na hirap siya sa mga ginagawa niya sa opisina niya. Stress na stress at Hogard. Hindi kaya nag-a-adjust pa din siya sa bagong buhay niya? Bilang tagapagmana ng mga ari-arian at businesses ng papa niya, saad niya sa sarili. Napaupo naman si Patty sa kama habang nakatingin pa rin sa kanya. Ate, ilang taong ka na? Tanong nito sa kanya. Ha? 22 na ako. Sagot niya dito. Mata ka pa nga. Sambit ni Patty. Dahilan para mapakunot noo si Bianca. Bakit? Anong meron? Kasi magtitrenta na si Sir Joseph eh. 8 taon yung agwat niyo kung sakali. Sambit nito sa kanya. Oo. Ano naman ngayon? Tanong niya dito. Sa bagay, age doesn't matter naman no. Pagkakaanak pa din naman kayo kung sakali. Mas lalong napakunot noo si Bianca, tsaka tinakpan ang bibig ng dalaga. Ano bang sinasabi mo dyan, Patty? Tigilan mo nga yan. Baka mamaya may makarinig at sabihin na may balak akong landiin yung boss. Saway niya dito. Natawa naman ang dalaga. Katulad ng isang tipikal na dalaga ay mahilig si Patty pag-usapan ang tungkol sa buhay pang-ibig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bianca sa kanya. Gabi na rin kasi kaya naman naghanda na rin sila sa pagtulog. Ngunit bago pa man makatulog si Bianca, ay nilapitan na siya ni Patty. Eh kasi ate, mayaman yun si Zion. Pero gusto ko talaga siya, kaya umamin ako. Tapos yun, pinahiya niya ako sa school namin. Sagot nito sa kanya. Napabuntong hininga tuloy si Bianca. Hay naku, mga kabataan nga naman. Huwag mo muna kasi isipin ang mga bagay na yan. Gwapo man siya o pangit, mawawala din yan kapag tumanda sila. At hindi yun kawalan kung hindi ka nila tanggap. Dahil lang sa mahirap ka. Ako nga eh, nag-focus ako sa sarili ko. Hanggang sa makapagtapos ako. Kapag kasi successful ka sa buhay, maipapamukha mo sa kanila na, hey! Ito nga pala yung sinayang nyo. Natawa si Bianca habang ini-impersonate ang kanyang moto noon. Namangha naman si Patty. Hindi niya akalain na ganito kalalim ang isip si Bianca. Talaga ba ate? Gusto ko rin yun. Yung tipong kapag nagkita po kami ni Zion in the future, tapos magugulat na lang siya na ako yung CEO ng kalaban nilang kumpanya. Paghahangad ni Patty. Tila ba'y gising kung managinip ang dalaga. Ngunit hindi ito tinawanan ni Bianca. Bagkos ay natuwa ito para sa dalaga. Hindi naman masama ang mangarap at naniniwala siya na maaabot ito ng dalaga. Kinaumagahan nga ay maagang nagising sina Patty at ang ibang kasambahay para magluto at maghanda ng agahan. Maaga na ring nag-asikaso si Bianca dahil ihahatid niya si Sian sa school. Pagbaba niya ay napansin niya agad si Joseph na pababa ng hagdan. Good morning, Sir Joseph. Pagbati niya dito, napatingin ang lalaki sa kanya. Where are you going? Tanong nito sa kanya. Ha? Nag-decide po kasi ako na sumama sa paghatid kay Sian sa school. Way ko din po para makuha yung loob niya. Nagdiri-diretso naman si Joseph papunta sa kusina nang hindi siya nililingon. Hindi siya papasok sa school ngayon. Nagulat naman si Bianca na sumunod sa lalaki. Ha? Bakit naman? Thursday pala ngayon. Sambit niya dito. He's grounded. Simpleng sagot ng lalaki. Grounded? At bakit naman? Seryosong napatingin si Joseph sa kanya. Malamlam ang mga mata nito at mapapansin ang pagod sa mukha. Can you please not ask too many questions?
Ang aga-aga eh. Sagot nito sa kanya. Napakunot noo tuloy siya. Hindi niya matiis na hayaan lamang ito. Matapang siyang humarap sa lalaki. No. I'm sorry sir, but I think it's part of my responsibility to know why he's grounded so that I could help him better. Sambit niya dito. Pinanliitan siya ng mata ng lalaki. Hindi ito makapaniwala na marunong mag-Ingles ang babae. Habang ang mga kasambahay naman na nakarinig ay hindi maiwasang mamangha, lalo na si Patty. Naanimoy kinikilig pa na nakasilip sa mga ito. Napabuntong hininga na lamang si Joseph. He bullied a kid at school. He needs to learn a lesson. Hindi sapat na napa-office lang siya. That's why he's grounded. Paliwanag dito sa kanya. Hindi naman makasagot si Bianca. Hindi siya makapaniwala na totoo ang sinabi ni Jelly sa kanya tungkol kay Sian. Sinubukang puntahan at pasukin ni Bianca ang loob ng kwarto ng bata. Ngunit panay lamang ang sigaw nito na animoy pinapaalis siya. Sian, please let me in. I promise I won't be mad at you. Just let me see you, okay? Tawag niya dito. No! You're a liar! Papagalitan niyo lang ako! Malakas na sigaw ng bata. I promise, okay? Don't you want to trust me? Just this one, please? Nakarinig kasi sila ng malakas na kalabog sa loob. Ayon sa mga kasambahay ay paniguradong may kalukuhan na naman ang bata na ginawa. Habang si Bianca naman ay hindi maiwasang mag-alala dahil baka napano na ito. Makalipas ang ilang saglit ay bumukas ang maliit na pinto. Promise? Mahinang sambit ng bata. Napangiti siya dito hanggang sa bahagya na nitong binuksan ang pinto at pumasok na rin si Bianca. Hindi siya makapaniwala na makita ang nagkalat na gamit sa sahig. Hala, anong nangyari? Nalaglag yung aparador? Napatingin si Bianca sa mga nakakalat. Makikita ang upuan sa tabi ng aparador na nalaglag. Paniguradong umakyat ang bata dito at may aabutin sa aparador. Ngunit sa halip ay nalaglag ito at bumagsak. Napatingin siya sa bata na ngayon ay nakahawak ang kamay sa isa't isa. Tila ba'y handa na itong masigawan at nakayuko na lamang. Pinakalma ni Bianca ang sarili at bigla na lamang lumebel sa bata. Hindi ko sinasad, nagulat si Sia nang bigla siyang yakapin ng babae. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakayakap ito at maingat na nakahawak sa kanyang uluhan. Shh, it's okay. I'm glad you're not hurt. Sambit nito sa kanya ng pabulong. Tila ba may humaplos sa puso ng bata at napaiyak sa balikat ni Bianca. Napangiti na lang din siya tsaka hinigpitan ang iyakap dito. Pinaayos na lamang ni Bianca ang mga sirasirang gamit sa kwarto ni Sian at inaya na lamang niya ang bata sa labas. Hindi naman masyadong nagsalita ang bata, ngunit mapapansin na nag-e-enjoy naman ito sa parke kahit pag-isa lamang itong naglalaro. Did you enjoy playing? Tanong niya dito. Tumango lamang ang bata. Lumebel siya dito at hinarap ang bata. Hey Sian, listen to me. Maaaring tutor mo lang ako sa ngayon, but you can treat me as someone you can trust, okay? I promise. I will never get mad to you, okay? Kakampi ako sa'yo whatever happens, okay? Really? Tanong nito sa kanya na animoy nahihiya pa. Promise. Sambit ni Bianca tsaka napangiti. But you also have to promise me something. Dagdag niya dito. Promise? Inosenteng tanong nito. Yes. Promise me that you will do everything I said, okay? I will help you to be a good kid. And in exchange, I will be good to you. What do you think? Tanong niya dito. Why do I need to be a good kid? There are some kids that are bad too. Bakit ako lang yung laging nakikita? Tila ba may hinanakit na sambit nito? Sian, do you know the story? Did you know na yung mga bad kids, kinukuha yan sila ng mga clown tuwing Halloween? Dinadala sila sa gubat. Doon sila pinapagalitan kasama ang mga monster. Kapag bad kid kasi ay pinapakain sa mga monsters. Gusto mo ba nun? Tanong niya dito. Tila ba'y natakot naman ang bata dahil sa humigpit ang yakap nito sa kamay niya. Umiling ang bata. Diba?
No one wants to be eaten by the monsters. At ayoko rin na makuha ka sa akin ng monsters. That's why we need to be a good kid, okay? Pag-aalo niya dito sa kaniya kapambata. Napangiti naman ang bata na animoy natuwa sa biglaang pagyakap niya. He's not a bad kid, after all. Sa isip-isip ni Bianca. Sa palagay ni Bianca ay nais lamang nito na makuha ang atensyon ng ama na palaging nakatingin sa malayo. Pakiramdam ni Sian ay hindi siya nakikita ng ama, kaya naman palagi itong gumagawa ng paraan para mapapunta ang ama sa school. Sa ganitong paraan lamang kasi niya nakikita ang ama. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa bata na mahimbing na natutulog. Nang makasigurado na tulog na ito, ay bumaba na siya. Naabutan niya doon ang mga kasambahay na abala pa rin sa pag-aayos ng mga gamit na nabasag kanina. Tulungan ko na po kayo, suhestyon ni Bianca. Ay naku, Iha, ayos lang. Sige na, matulog ka na. At alam kong pagod ka din sa pag-aalaga sa batang yun. Sambit ng ginang sa kanya. Naku, hindi naman po. Mabait si Sian. Pero medyo makulit minsan. Natutuwang kwento niya. Nang bigla na lang may pumasok sa pinto. Napatingin agad sila dito. Where is that kid? What the hell did he do? Galit na sigaw ni Joseph pagpasok na pagpasok niya. Sir Joseph? Tawag ni Bianca, ngunit hindi siya nito pinansin. Bagkus ay tuloy-tuloy lamang sa paglalakad ang lalaki. Hindi niya alintana ang mga nakarinig ng pagmumura niya. Pagod na siya sa trabaho at ito pa ang madadatan niya. Talagang nanggigigil na si Joseph dito. Sian, lumabas ka dyan! Malakas na sigaw ni Joseph dito. Sir Joseph! Napatakbo si Bianca dito at hinarangan ang lalaki bago pa ito makapasok sa loob. Sa kabilang banda naman ay nagising si Sian nang bigla itong naihi. Agad na siyang bumangon at akma na sanang lalabas nang marinig ang malakas na sigaw ng ama sa labas. Huwag kang makialam, Bianca! This is between me and my son. Galit na sigaw ng ama. Sir Joseph, can you please come down first? Nagpapahinga ang anak mo sa loob. Hayaan muna natin siyang matulog. Sambit ng babae. Matulog? E ano bang ginawa ng batang yan? Sir Joseph, ikalma mo muna yung emosyon mo. Hindi pwedeng galit kang haharap sa anak mo. Bianca, I am telling you. He is my son. At wala kang karapatan na mangialam kung paano ko disiplinahin yung anak ko. Isang malakas na sampal ang maririnig matapos yun. Napatakip ng bibig si Sian dahil sa gulat. Then let me tell you something, sir. As his tutor, it is my responsibility for the kid's mental health. And as far as I know, he's just a kid who is longing for his father's attention. He's a fragile and kind kid. If you don't see that, then let me show you it to you. Sambit ni Bianca dito. Sa hindi malamang dahilan ay naiyak si Sian. Sa halip na lumabas ay bumalik na lamang siya sa kama at doon naiyak. Namimiss na niya ang mommy niya. Mommy! I want mommy! Sa isip-isip niya habang patuloy ang pag-iyak. Hanggang sa ilang saglit lamang ay hindi na nito namalayan na nakatulog na ito. Makalipas ang ilang araw ay tila ba'y walang nangyari. Ginagawa pa rin ni Bianca ang trabaho niya bilang tutor at babysitter ni Sian. No, mali yan. Magkakamali ka kapag hindi siya nakatapat sa isa't isa. Sambit niya sa bata. Napanguso naman ang bata. I'm tired na. Mahinang sambit ng bata tsaka napatungo sa mesa. Pero konti na lang, baby. Tapusin na natin to, okay? We will eat ice cream while you answer those. Do you want? Sambit niya dito. Agad na sumigla ang bata. Yes po! Tuwang-tuwa na sambit nito. Napangiti naman si Bianca at saka kumuha ng ice cream sa refrigerator. Sakto naman na bumaba din si Joseph. Ilang araw na din itong naging busy simula nung masampal siya ni Bianca. Hindi na lamang nila ito pinansin kahit naramdam ang matinding tingin ng ama nito sa kanya. Tama na po ba? Tanong ni Sian sa kanya. Nanlaki ang ngiti ni Bianca. Wow! Ang galing naman ng baby na yan. Nakakain ka lang ng ice cream eh. Bakit nagawa agad di kanina hirap na hirap ka? Tanong ni Bianca dito tsaka ginulo ang buhok ni Sian.
napangiti naman si Sian at halatang enjoy na enjoy sa pagulo nito ng buhok niya. Kagat-kagat pa nito ang kutsara ng ice cream habang natatawa. Sa kabilang banda naman ay pasimpleng napatingin si Joseph sa dalawa. Sa katunayan ay nahihiya siya na lumapit sa mga ito, kahit na nais niyang tignan kung ano ang ginagawa ng mga ito. Sakto namang napatingin sa kanya si Bianca na nakangisi. If you don't see that, then let me show it to you. Pag-alala niya sa sinabi nito. Napaiwas tuloy siya ng tingin at nagkunwaring nakatingin sa cellphone. Kinabukasan ay maagang umalis si Joseph dahil kikitain niya ang mga kaibigan. Ngayon na lang ulit kasi sila nagkikita-kita. Oh bro, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Last time na nakita kitang ganyan eh yung binasted ka, no? Nagtawanan ang mga to habang sinamaan naman niya ng tingin ang mga ito. Shut up, I'm thinking about other things. Sambit niya dito. Naging seryoso naman ang mga ito. Aba-aba, kailan ka pa naging seryoso ah? Scary. Kunwaring takot na asar nito sa kanya. Ininom na lang tuloy ni Joseph ang hawak-hawak na alak. Shit. Paano ba maging maayos na ama sa isang anak? Random na tanong niya sa mga ito. Nagkatingin na naman na ang mga kasama nito at hindi maiwasang matawa sa tanong niya. Bro, hindi ba't dapat ikaw ang may alam niyan dahil may anak ka na? Tanong ni Jeric sa kanya. Oo nga bro, wala ngang girlfriend yang si Jeric tapos tatanungin mo pa. Asar pa ng isa. Sa kanilang lahat kasi ay siya pa lang ang may anak. Ang iba ay fiancé at girlfriend pa lang. I don't know how to be a father to Sian. If only. If only she didn't leave me. Tila ba'y naging emosyonal ang mga salita ni Joseph nang sabihin yun. Maging ang mga kaibigan ay natahimik. May nobya kasi noon si Joseph at sa hindi inaasahan ay nabuntis niya ito. Nakaambang na rin naman ang kasal nila pagkatapos nitong manganak. Nakaplano na ang lahat. Hinihintay na lamang ang panganganak nito. Para hindi rin mahirapan si Elisa sa paglalakad sa altar. Ngunit hindi nila inaasahan na dito na babawian ng buhay ang fiancé niya. Lumaki si Sia nang hindi nakikita ang ina. At dahil dito ay nawalan na rin ng gana si Joseph sa anak. Hanggang sa ipaalala ulit sa kanya ni Bianca. Ah, I told you, dapat hindi na lang natin isinama tong si Joseph sa gala natin. Tingnan mo, puro rant niya lang sa buhay ang napapakinggan. Tapos nalasing pa yung loko. Hay, sambit ni Maynard habang pinagtutulungan nilang palakarin si Joseph. Ay, kayo ho pala. Naku, mukhang napadami ang inom ni Sera. Sambit ng kasambahay na sumalubong sa kanila. Oo nga po eh. Masyadong problemado at stress sa buhay. Sagot ni Jeric dito, tsaka nila inilapag sa sofa si Joseph. Sige, salamat ho sa paghahatid kay Sir. Walang anuman po. Hayaan nyo na lang muna siya dyan sa sofa. Mahihirapan lang po kayo kapag binuhat nyo pa siya. Sambit ng mga ito bago umalis. Nilagyan na lamang nila ng kumot si Joseph habang natutulog ito sa sofa. Ayos lang po ba siya dyan, Manang? Hindi na po ba natin dadalhin sa kwarto niya? Tanong ni Patty. Sa katawan nating to, bubuhati natin yan? Hindi natin kakayanin. Katulad ng sinabi nila, hayaan na lang natin siya. Ang importante, hindi siya malamigan at komportable pa rin ang pagtulog niya. Sagot na lamang nito sa dalaga. Nang masigurong maayos na ang pagtulog nito, ay iniwan na nila ito. Napamulat si Joseph ng mata nang mapansin ang pangangalay ng kanyang leeg. Anas niya at saka bahagyang tinagilid ang leeg. Napansin niya na nasa sariling sala na siya ng mansyon. Napatayo na lamang siya. It's still midnight. I need to sleep more. Sa isip-isip niya at pagewang-gewang na naglakad paakyat sa hagdan. Habang papunta sa sariling kwarto ay napadaan siya sa kwarto ng anak. Kumusta kaya siya? Tanong niya sa sarili. Wala sa sariling naglakad siya papasok. Nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Agad siyang napangiti. Marahil ay dala pa rin ang ala kaya naman hindi na nakita ng maayos ni Joseph ang mukha ng katabi ng anak. Elisa. Tawag niya sa asawa. Isang babae ang nasa tabi ng anak habang nakayakap dito. Hindi niya alam ngunit nasa isipan niya ang namayapang asawa na makita ang babae. Joseph? Gulat na sambit ni Bianca na makita ang lalaki sa kanyang tabi. Nakaupo na ito sa tabi ng kama at nakatingin sa kanila.
agad siyang napaupo. Ngunit mas lalo lamang siyang napalapit nito. Halos dikit ang labi nila, kaya agad na napalayo si Bianca. Sir, ano ba? Sambit niya tsaka agad na napatakip ng ilong. Sir, nakainom po ba kayo? Tanong niya dito. Why are you stepping away, Elisa? It's me. Don't you miss me? Napakunot ang noo ni Bianca. Elisa? Tila ba'y naintindihan niya agad ang sitwasyon, kaya akma na sana siyang tatayo at aalis. Ngunit mabilis siyang hinila ni Joseph. Hindi agad siya nakapanlaban sa lalaki dahil na-corner siya nito. Idagdag pa na mas malakas ito sa kanya. Dinakot ng lalaki ang kanyang pisngi at mapusok na hinalikan. Nasakop nito ang kanyang labi habang panay naman ang pagpalag ni Bianca. Sir! Please! Sambit niya dito nang mapahinto ang lalaki. Pinaglapit nito ang kanilang noo. Please, Elisa, don't leave me. I don't know how to be a father to Sian. I need you. Please. Umiiyak na sambit ng lalaki. Natigilan si Bianca. Alam niyang si Elisa ang fiancé nito at ang ina ni Sian. Ngunit wala siyang ibang maramdaman maliban sa lungkot at awa para kay Joseph. Ilang sandali lamang ay niyakap siya ng lalaki at tuluyan na siyang naihiga sa kama. Hinahalikan nito ang kanyang lieg, ngunit ilang saglit lamang ay huminto ito bigla. Natulala naman si Bianca. Saglit siyang natahimik at narinig ang halik ng amo. Napabuntong hininga tuloy siya tsaka dahan-dahang iniharap ang lalaki sa anak. Inayos niya ang pagkakahiga nito sa tabi ng anak. Kinumutan na rin niya ang lalaki bago tumayo sa harapan ng mga ito. Napangiti siya sa hindi malamang dahilan. Pinatay na rin niya ang ilaw bago tuluyang lumabas. Kinabukasan ay nagising si Sian nang maramdaman ang mabigat na bagay sa kanyang bewang. Dahan-dahan itong napamulat. Laking gulat niya na makita ang ama na nakayakap sa kanya. Daddy? Gulat na sambit niya dito. Napakunot noon naman si Joseph nang magising siya sa mahinang galaw at salita ng katabi. Napatingin siya dito at hindi inaasahan na makikita ang anak sa tabi. Gulat itong nakatingin sa kanya at nanlalaki ang mga mata. Wala sa sariling napapikit siya tsaka mas mahigpit na niyakap ang anak. Let daddy hug you for a while, okay? I want to be a better father to you, Sian. I'm so sorry for my mistakes. Mahinang sambit niya sa anak habang nakapikit at nakayakap pa rin dito. Gulat man ngunit hindi maiwasang matouch ni Sian. Sa katunayan ay natakot siya sa pag-aakala na nagkamali siya ng kwarto na napasukan kagabi. Ngunit nang maramdaman niya ang mahigpit na yakap nito, ay tila ba'y may humaplos sa kanyang puso. Sa kabilang banda naman ay inayos na ni Bianca ang mga gamit ni Sian para sa school. O iha, may pasok na ba si Sian ngayon sa school? Tanong ni Manang sa kanya habang abala siya sa pag-aayos ng gamit nito. Opo Manang, alas 9 pa naman po yung pasok niya dahil panghapon po siya. Sambit niya dito. Ilang sandali lamang ay bumaba na ang mag-ama. Agad siyang napatingin kina Joseph at Sian na pababa ng hagdan. Ate Bianca! Malakas na sigaw ni Sian at nakangiting tumakbo palapit sa kanya. Bumitaw ito sa pagkakahawak sa kamay ni Joseph, kaya bahagyang napaismid ang lalaki. Oh wait! Dahan-dahan sa pagtakbo! Paalala niya dito bago sinalubong ang bata ng kanyang yakap. Good morning po! Bati nito sa kanya. Good morning din baby! Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong niya dito. Napatango ang bata at saka bumulong sa kanya. Tumabi po si daddy sa akin kagabi sa pagtulog. Bulong ng bata na halata ang tuwa at kilig. Napatawa na lang din siya at saka ginulo ang buhok nito. Masaya ka ba? Tanong niya dito at saka tumayo. Napatango ang bata at tuwang-tuwa na ngumiti. Opo, sagot nito sa kanya. Kasunod naman ito si Joseph na naglakad palapit sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo, ha? Tanong nito. Napatawa si Sian tsaka humigpit ang hawak sa kamay ni Bianca. Secret po, Daddy! Mapagbirong sagot ng anak niya. Tila ba'y nagulat pa si Joseph bago napatingin kay Bianca. Nakangiti lamang ang babae habang nakatingin sa bata. Agad din siyang napaiwas ng tingin ng lumingon ito sa kanya. Come on, let's eat breakfast. Sian, may class ka pa ngayon, diba? Tawag niya sa anak. Napatalo naman ang bata at masayang lumapit sa ama. Yes po, Daddy! Naglakad ito katabi ang ama papunta sa hapagkainan.
Nag-usap pa ang mag-ama at nagtawanan saka ginulo ni Joseph ang buhok ng anak. Himala! Tama! May himala! Gulat at hindi makapagsalita ang mga kasambahay sa nakitang biglang pagbabago ng ugali ni Joseph. Ate, ginayong mababa o nilason mo si Sir? Anong nangyari dun at biglang naging mabait kay Sian? Takang tanong ni Patty sa kanya. Gayuma! Napataas ang kilay niya. Napahawak naman sa kanyang baba ang dalaga. O baka naman epekto yun ng alak since nalasing sa kagabi. Dagdag pa ng dalagita. Napailing na lamang siya tsaka nagtungo sa hapagkainan para kumain ng agahan. Daddy, may work po kayo today? Tanong ni Sian sa ama. Yes, why? Napayuko ang bata na animoy nalungkot. Napansin nila yon at maging si Joseph. Kaya naman nakangiti siyang humarap sa anak at ginulo ang buhok nito. Don't worry, ihahatid kita sa school mo, okay? Sambit niya dito. Agad na umaliwalas ang mukha ng bata. Talaga po, Daddy? Hindi makapaniwalang sambit ng bata. Napangiti si Joseph bago napatingin kay Bianca. Oo naman, gusto mo bang isama ang tutor mo? Tanong niya sa anak. Nagkatinginan sina Bianca at Joseph at tila ba'y may ngiti sa labi ng lalaki. Nalabis na ipinagtaka ng babae. Yes po, Daddy! Ate Bianca, help me a lot! Sambit ng bata sa kanya. At katulad ng sinabi nito ay sabay-sabay na silang nagtungo sa school ni Sian. Sige anak, galingan mo sa school ha? Yes po, Daddy! Ingat din po kayo sa work nyo! Nakangiting sagot nito. Napakaway at niyakap na lang din ni Bianca ang bata. Nang makapasok na ito sa sariling silid-aralan ay nagumpisa na rin na magmaneho ang lalaki. Napuno ng katahimikan ang loob ng kotse. Tila ba'y maging ang paglunok ni Joseph dahil sa kaba ay naririnig ni Bianca. Bianca, why don't you go here in the front? Tanong ni Joseph sa kanya na nakatingin gamit ang front mirror. Nagtataka naman si Bianca na napatingin sa kanya. Nasa backseat kasi siya at nais siya nitong lumipat sa passenger seat sa tabi ng driver seat. I think I'm good here. Pagtanggi niya dito. Natahimik na naman sila matapos noon. Nais gumawa ng conversation ni Joseph ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Do you want to eat? May malapit na drive-thru dito. Daan muna tayo ha. Sambit niya dito. Napangiti na lamang si Bianca sa kanya. Kahit na dumaan na sila sa drive-thru ay tahimik pa rin ang dalawa. Maya-maya ay naglakas loob na si Joseph na inihinto ang sasakyan. Bakit tayo huminto, sir? Takang tanong ni Bianca. Actually, Bianca, I don't have a work today. I just want to talk to you. Humarap ng diretso ang lalaki sa kanya. Nagulat naman si Bianca at nanlaki ang mga mata na tinitigan nito. About what happened last night. I'm sorry. Sambit niya dito. Ha? Pagak na natawa na lamang si Bianca. Ayos lang po. Isa pa, alam ko naman na hindi para sa akin yung halik na yun, kundi para sa namayapa mong asawa. Sambit niya dito. Paano mo nalaman? Takang tanong ni Joseph. I heard you crying and begging for her to stay. I could say that you really love her. Napangiti si Bianca. Napayuko naman si Joseph at hindi na iwasang ikwento sa babae ang nakaraan nila ng namayapang asawa. Ha? Huh? What do you mean? Gulat na tanong ni Joseph sa kanyang sekretarya. Agad tuloy siyang napatayo dahil dito. May problema ba? Tanong ni Bianca sa kanya. Nasa isang coffee shop sila at dahil sa emergency sa opisina, ay kailangan nilang magtungo sa company nito. Ha? Wag na! Kahit ibaba mo na lang ako sa harap ng mansyon or sa school, hindi na ako sasama sa kumpanya mo. Pinutol siya ng lalaki. No, you're coming with me. At sabay nating susunduin si Sian mamaya. Dahil dito ay natahimik na lamang si Bianca. Pagbaba niya pa lang ng kotse ay napatingin agad sa kanya ang mga tao. Sino kaya siya? Ewan, baka bagong sekretarya? Ha? E nagtatrabaho pa naman yung gwapong sekretary ni Sir ah. Baka naman bago ni Sir. Bulong-bulungan ng mga ito ang narinig niya pagpasok ng elevator. Ngunit hinayaan niya na lamang at sumunod na lamang sa lalaki. Bakit pa kasi sumama pa ako dito? Sa isip-isip niya tsaka sila pumasok sa isang silid. Maiwan muna kita dito, Bianca. May urgent meeting lang kami kasama ang board.
pero mabilis lang naman yun. Sambit ng lalaki. Napatango ang babae. Ngumiti naman si Joseph sa kanya bago ito lumabas. Naiwan naman ang babae na manghang-manghang nakatingin sa gamit sa loob ng silid na yun. Wow! Ganito yung pangarap ko na upuan, no? Yung umiikot-ikot. Natutuwang sambit ni Bianca nang makita ang swivel chair ni Joseph. Sandali pa siyang napatingin sa pinto at tinignan kung may tao ba doon. Pero wala naman, kaya agad siyang umupo. Wow! Ang sarap ng ganitong trabaho! Para siyang bata na nagpaikot-ikot sa pagkakaupo. Umakto pa siya na nasa sariling office. Ito yung pangarap ko noon. Maging isang sekretarya, tapos pirma-pirma. Sambit niya habang nagkukunwaring abala. Nagpipindot-pindot din siya sa mesa na animoy nagtitipan ng laptop. Hindi niya maiwasang matuwa at kiligin. Agad siyang napahinto nang marinig ang mahinang tawa ng kung sino sa may pinto. Agad siyang napatayo mula sa pagkakaupo sa swivel chair dahil sa hiya. Sir Joseph? Kayo po pala? Tapos na po ba yung meeting niyo? Nahihiyang tanong niya dito. Natawa naman ang lalaki na ngayon ay nakasandal sa pinto at naka-cross arm. Kung tutuusin ay mag-iisang minuto na siya doon at hindi niya maiwasang matuwa sa babae. Ngayon niya lamang nakita ang ganitong side ng dalaga. Napailing siya tsaka lumapit sa babae. Mabilis naman umalis si Bianca sa tabi ng table niya. Do you like that? Ha? Bianca, why don't you work for me here? Tanong ni Joseph sa kanya. Ha? But... You have all the qualifications. Matalino, magaling, at magna cum laude pa. You can be my personal secretary. Something like that. I'm sure wala namang masasabi ang iba dahil you're more than qualified to the position. Sambit ng lalaki. Napayuko si Bianca. Yes, sir. I want to. Napangiti si Joseph. Great. But for now, you're my son's tutor. You work with me in no time. Po, ano pong ibig mong sabihin? You don't need to call me sir. In fact, you'll be one of the heads of the company. Ha? Naguguluhan si Bianca sa ibig nitong sabihin. Napangiti lang si Joseph sa kanya. You'll see it in no time. Hanggang sa masundo na nila si Sian ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang sinabi nito. Daddy! Malakas na tawag ni Sian sa ama nang makalabas sa silid. Agad naman itong sinalubong ni Joseph ng yakap. Hala anak, di ba't kaklase mo yan? Tatay niya yan? Tanong ng isang ginang sa anak. Opo ata mama, tapos nanay niya po yung babaeng yun. Sagot nito tsaka itinuro si Bianca. Napatakip ng bibig ang ginang. Ang gaganda naman at gagwapo. Ang ganda ng lahi. Tuwang-tuwa na sabi nito. Halos lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa kanila. Paano ba naman kasi ay malakas ang boses ni Sian habang nagkukwento sa ama. Halatang excited ito at ngayon niya lamang naranasan ang bagay na to. Napangiti naman din si Bianca. Makalipas ang ilang araw ay mas naging malapit sina Bianca at Joseph. Tila ba'y nagkaroon ng sigla ang buong mansyon. May pagka makulit pa rin naman si Sian, ngunit hindi na katulad nung sobrang sutil. Po, bakit po ate? Sama po ako. Nakangusong sambit ng bata sa kanya. Napailing naman si Bianca. Hindi pwede. Tsaka may outing kayo ng daddy mo tomorrow, diba? Gagala daw kayo sa park. E ako kasi, kailangan kong bumalik muna sa pamilya ko. Malapit lang naman yun dito. Pero syempre, namimiss ko din yung family ko. Pagpapaintindi niya dito. Napanguso lalo ang bata. Eh malapit lang naman po pala eh. Sama na lang po ako. Pagpupumilit pa nito. Napatampal na lang tuloy siya ng noo. Hi, hindi nga... Bakit? Anong meron? Sabat naman ni Joseph. Nakakababa lang ng hagdan. Daddy, pakinggan mo ako. Sambit agad ni Sia na lumapit sa ama. Binuhat naman ito ni Joseph. Si Ate Bianca aalis daw po siya bukas. Hindi po ba kasama natin siya bukas sa outing natin? Tanong ng bata sa ama. Napatingin naman si Joseph sa babae. Napabuntong hininga si Bianca. Kailangan ko lang bumisita sa bahay. 3 linggo na kasi akong hindi nakakabisita. Bukas lang naman at babalik din ako agad kinabukasan. Malapit lang naman kami dito eh. Pagpapaliwanag ni Bianca. Napatingin si Joseph sa anak. Anak, di ba gusto mo mangisda tayo?
Tanong niya dito. Napatungo naman ang bata. Opo, Daddy. Tapos, mag-iihaw po ng huli na isda. Sagot nito. Then it's settled. Doon tayo kina Bianca mag-overnight. What do you think? Tanong ni Joseph sa kanila habang nakangiti. Nagulat naman si Bianca at hindi alam ang magiging reaksyon. Ha? Natuwa naman ang mag-ama na animoy nagkasundo sa isang bagay. Bago pa makapagsalita si Bianca ay umalis na ang dalawa. Ma! Pa! Nandito na po ako! Sigaw ni Bianca nang nasa harap na sila ng gate. Nagkasigawan naman ang mga kapatid ni Bianca at nag-uunahan na napatakbo palabas nang marinig ang boses ng ate nila. Si ate! Mama! Ate! Agad na napayakap ang mga ito sa kanya. Maya-maya ay sumunod na ring lumabas ang dalawang matanda, ang nanay at tatay niya. Nagmano muna siya dito. O iha, hindi ko naman alam na maaga kang uuwi. Akala ko'y mamaya ka pa. Sambit ng ina. Napangiti si Bianca. Oh, mukhang may mga kasama ka. Sambit ng ama niya. Magandang araw ho. Ako ho si Joseph Martinez. Pakilala ng lalaki sa kanya. Nanlaki naman ang mata ng matanda at nagkatinginan ang dalawa. Ikaw ba yan, iho? Ang gwapo mo naman. Naaalala ko yung supling ka pa lang noon at buhat ng ama mo. Tuwang-tuwa na sambit ng ina ni Bianca. Napatawa naman si Joseph tsaka napakamot sa ulo. Ay, opo. Sabi nga po nila ay kayo daw po yung dating kasambahay ni na dad at mom. Salamat po dahil inalagaan niyo rin po ako noon. Magalang na sambit ni Joseph. Napangiti ang mga ito tsaka napadako ang tingin sa batang kasama nito. At ang batang to, siya ang... Opo, siya po si Sian, anak ko po. Sagot niya dito tsaka pinaharap ang anak. Ngunit para bang nahiya ang bata at nakakapit lamang sa ama niya. Napangiti ang dalawang matanda. Ang gwapo din ng anak mo, iho. Manang mana sa magandang lahi niyo. Natutuwang sambit ng ginang. Napansin naman ni Sian ang batang babae na nakayakap sa binti ni Bianca. Masama ang tingin nito sa kanya. Tila ba'y na-trigger ang bata na animoy inaagaw ang kanyang ate Bianca sa kanya. Agad tuloy na napayakap sa kabilang binti ni Bianca si Sian. O bakit Sian? Takang tanong ni Bianca dito. Ngunit napansin niya agad ang masamang tinginan sa pagitan ni Jelly at Sian. Jelly, huwag mang aaway ha. Ate! Hindi naman ako nang aaway eh, sagot nito. Napailing na lamang si Bianca, habang ang mga magulang niya ay natawa sa dalawang bata. O siya, pumasok na muna kayo sa loob. Pasensya ka na iho at maliit lamang ang aming munting tahanan, sambit ng ina ni Bianca. Ayos lang ho, ang ganda nga po dito eh, dahil payapa at simple lang ang buhay. Sagot naman niya dito. Sabay-sabay na nga silang kumain at hindi maipagkakaila na ganado ang lahat sa pagkain. Tawanan at kwentuhan ang namayani sa hapagkainan habang busog din ang kanilang mga tiyan. Ilang araw pala kayong mananatili dito, iho? Pa, uuwi din kami bukas dahil may pasok pa po siya ng trabaho. Sabat naman ni Bianca. Ah, ganun ba? Akala ko naman magtatagal kayo dito. Napangiti nang mapait ang lalaki. Huwag po kayong mag-alala, tito. Sa susunod po ay isang linggo po kami dito. Sambit ni Joseph. Aba talaga ba? Nagtawanan ang mga ito kaya napailing na lamang si Bianca. Alas 9 ng umaga ay nagtungo na nga ang mag-ama sa kanilang palaisdaan. Natatawa pa ang mga kapitbahay nila sa mag-ama dahil lalatang hindi sila sanay sa ganitong gawain. Ang lampa mo naman! Kalaki mong tao! Asar ni Jelly kay Sian. Napatulis tuloy ang muso ng bata. Naiinis siya sa batang babae dahil easy lang dito ang pagbubuhat habang siya ay hindi mabuhat ang maliit na galon. O sige, iho. Pakidala na lang din to. Napatingin naman si Bianca sa kanyang ama. Kasama nito si Joseph na nagbubuhat ng mga isda na nahuli. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata niya na makitang wala itong suot na pangitaas. Hala, sino kaya yan? Bagong tauhan ni Mang Romy? Hindi eh, mukhang mayaman. Tingnan mo nga yung katawan at kutis. Oo nga, tsaka kasama yan ni Bianca umuwi. Wait, hindi kaya? Nagkatinginan ang mga chismosa at tila ba'y pare-pareho sila ng iniisip. Tiningnan ng masama ni Bianca ang mga chismosa nilang kapitbahay. Napapitlag naman ang mga ito at naiwas ng tingin. Itong mga chismosang to,
Hindi na lang mangisda kung mangingisda. Gawa-gawa pa ng kwento. Sa isip-isip niya tsaka napairap. Bianca! Tawag ni Joseph na lumapit sa kanya. Oh! May problema ba? Tanong nito sa kanya at bahagyang napatingin sa grupo ng ginang kanina. Medyo narinig kasi niya ito. Wala. Magsuot ka kasi ng damit para hindi tayo machismis. Sambit niya dito tsaka ibinigay sa kanya ang damit niya. Agad namang sinalo ni Joseph ang damit dito. Habang si Bianca ay bad trip na naglakad palayo. Natawa naman si Joseph sa reaksyon ng dalaga. Konti na lang talaga at mababaliw na ako sa iyo, Bianca. Sambit niya sa sarili bago sinuot ang damit. Kasalukuyang nasa labas ng bahay si Joseph kasama ang kapatid ni Bianca. Habang ang anak naman niya ay nasa loob kasamang iba pang mga bata. Kuya, nasan pala yung asawa niyo? Yung nanay ni Sian? Buti po pinayagan kayo na pumunta dito. Sambit ni Jordan, ang pinsan ni na Bianca. Agad namang natahimik ang mga ito. Maliban kasi sa pinsan nilang ito ay alam nilang lahat na namatay na ang asawa ni Joseph. Jordan, ano ba yung tanong mo na yan? Saway ng nakatatandang kapatid ni Bianca na si George. Ayos lang George. Nakakapagtaka din naman kasi. Ilang taon na din simula nang pumanaw yung nanay ni Sian. Hindi pa kami naikakasal at hinihintay pa sana namin na matapos ang mga anak. Ngunit hindi namin inaasahan na yun na yung mangyayari sa kanya. Sambit nito sa kanila. Natahimik sila. Sorry kuya. Napangiti naman si Joseph. Ayos lang. Nakamove on naman na ako. Isa pa, pakiramdam ko ay mapapatawad naman ako ni Elisa. Kung hahayaan ko ulit yung puso ko na magmahal. Sambit ni Joseph. Ay oo naman kuya. May natitipuhan ka na ba? Tanong agad ni Lito, ang isa pang kuya ni Bianca. Napangiti si Joseph tsaka napalingon kina Bianca. Nakakauwi lang. Nanay, nandito na po kami. Nagkatinginan sina Bianca at Joseph. Napangiti naman ang lalaki at lumapit kay Bianca upang kunin ang mga dala nito. Nagkatinginan ang mga kuya at pinsan ng lalaki ni Bianca. Napangiti ang mga ito. Mukhang alam na nila kung sino ang tinutukoy ni Joseph na nagpaibig sa kanya. Kinahapunan ay sabay-sabay na silang kumain. Nakakamay lang sila at enjoy naman sina Sian. Ay, ano ba yan? Ang kalat mo naman kumain, reklamo ni Jelly. Hindi ako marunong Reklamo naman ni Sian sa kapwa bata. Huwag kasi ganyan, ganito oh. Sambit ni Jelly, tsaka hinawakan ng kamay ng batang lalaki, tsaka tinuruan paano sumubo. Tapos, ngumanga ka, at ipapasok mo yung kanin sa bibig mo, pagtuturo ng batang babae kay Sian. Mahahalata naman na nahihiya na ang batang lalaki, kaya agad niyang inagaw ang kamay nito. Akin na nga, kaya ko na. Nahihiyang sambit ni Sian. Natawa tuloy ang mga matatanda na nakatingin sa dalawang bata. Ikaw, gusto mo pa? Masarap tong binaguongan ni mama oh. Tapos tong tinapa, samahan mo ng kamatis at talagang swak ang lasa. Nakangiting sambit ni Bianca kay Joseph. Magkatabi sila kaya naman mahina lang ang boses nila. Napangiti naman si Joseph. Salamat Bianca. Hindi talaga nagpapatalo yung dalawa oh. Nagulat naman si Bianca sa biglang hirit ng kanyang kapatid. Napatingin tuloy siya sa mga ito, ngunit nagtataka siya dahil nakatingin din ang mga ito sa kanya. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Inis na tanong niya sa mga pinsan na lalaki. Paano ba naman kasi ay ang lalaki ng ngiti ng mga ito na animoy tuwang-tuwa para sa kanya. Umayos ka nga kuya, para kang ewan. Inis na sambit niya dito. Gusto ko na tuloy ng jowa, paniguradong hindi lang tinapang ipapakain ko. Pati yung talong at okra. Biro pa ng kuya Lito niya. Napangiwi naman siya habang ang iba ay natawa sa birong ito. Wala namang pakialam ang mga bata dahil abala sila sa pagkuha ng pagkain sa mesa. Hanggang sa matapos na sila ay si Bianca na ang naghugas ng pinggan. Ito po. Sambit ni Joseph tsaka inabot ang isang baso na naiwan sa mesa. Sige, salamat. Kinuha ito ni Bianca at ang akala niya ay aalis na ito. Ngunit nagulat siya nang lumapit ito sa kanyang tabi at naghugas din. Tulungan na kita. Ha? Hindi, kaya ko na to. Ano ka ba? Kami na nga ang nakitira dito sa inyo ng isang gabi. Kahit ito lang yung maitulong ko. Natatawang sambit ni Joseph. Hindi na nakapalag pa si Bianca at hinayaan na lamang ito. Katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawa. Sir? Tawagin mo na akong Joseph.
Wala naman tayo sa trabaho ngayon. Putol nito sa kanya. Joseph, sorry sa mga pinsan at kuya ko ha. Mga pilyo talaga ang mga yun eh. Kaya nanunukso sa akin. Palibhasa, wala pa akong naging nobyo since birth. Kaya ayun, kahit sino-sino na lang yung tinutukso sa akin. Sambit niya dito. Natawa si Joseph. I don't mind. In fact, I like it. Ha? Gulat na tanong niya at saka humarap sa lalaki. Napaharap ito sa kanya. Napangiti ito sa kanya. I like you, Bianca. You don't know how much you changed me. And Sian, you changed our life. Sincere na sambit ng lalaki sa kanya. Hindi magawang makapagsalita ni Bianca. Hanggang sa bumaba ang tingin ni Joseph sa kanyang mga labi. Napansin naman ito ni Bianca kaya napasunod din siya dito. Tila by may magnet ang mga labi nila na unti-unting nagdidikit. Napapikit na lamang si Bianca habang hinihintay ang paglapit ng labi nito. Hanggang sa isang tinig ang narinig nila sa likuran. Agad na napaiwas ng tingin ng dalawa sa isa't isa. Joseph! Matapang natawag ng ama ni Bianca sa binata. Yes po. Bilisin mo dyan at mag-uusap tayo. Sambit nito sa kanya tsaka tumalikod. Yes po. Kinakabahan na sagot niya dito. Maging si Bianca ay nag-aalala sa kung anong usap ang ibig sabihin ng kanyang ama. Ako na dito, Joseph. Puntahan mo na si Papa. Malapit na ako matapos. Sambit niya dito habang nauutal. Sige. Sagot na lamang ni Joseph tsaka agad na nagpunas ng kamay para sundan ang ama nito. O iha, nakatulog na pala yung batang yan. Tanong ng kanyang ina sa kanya. Napatingin siya dito nang makita itong papasok sa kwarto. Opo ma, napagod po ata. Karaniwan po kasi ay gising na gising pa si Sian sa mga ganitong oras eh. Sambit niya dito. Napangiti naman ang kanyang ina. Nakita ko si Joseph ah, kausap ang papa mo. Mukhang seryoso yung usapan nila. Sambit nito sa kanya nang makatabi niya ang ina sa kama. Opo. Magtapat ka nga sa akin anak. Ano ba ang namamagitan sa inyo ni Joseph? Tanong ng ina. Napayuko si Bianca. Hindi ko po alam mama. Ang alam ko lang po ay isa akong tutor ng anak niya. Pero sa tuwing nakakasama ko siya, hindi ko po maiwasang mahulog ang loob sa kanya mama. Sambit niya sa ina. Niyakap naman siya nito. Alam mo anak, mahirap talagang ipaliwanag kapag mahal mo ang isang tao. Masaya ako para sa iyo anak. Ma, paano kung pamalit lang pala ako sa namayapa niyang asawa? Tanong niya sa ina. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Anak, tanging ikaw lang ang makakaramdam noon. Alam kong mararamdaman mo kung tunay ka na ba niyang mahal. O sadyang nga, pamalit ka lang. Pero wag mo naman sana siyang pangunahan anak. Maaaring nagkakamali ka sa mga inaakala mo. Sambit ng ina sa kanya. Mahigpit na lamang siyang napayakap dito. Makalipas ang ilang araw ay nakabalik na rin sila dito sa mansyon ni na Joseph. At biglang nagbago sa paraan ng pakikitungo nito sa kanya. Good morning Bianca! Good morning anak! Masayang bati ni Joseph nang makababa ito sa hagdan. Good morning sir! Mukhang good mood po kayo ah! Nakangiting bati ni Manang sa kanya. Napangiti naman ng gusto si Joseph. Siyempre naman Manang, ang gaganda at ang cute ng bumubungad sa umaga ko. Nakangiti sambit niya at saka pasimpleng kinindatan si Bianca. Kinilig naman na ang mga kasambahay na nakakita. Napakagatlabi na lamang si Bianca nang dahil dito. Hindi lamang dito nagtapos ang pagpaparinig ni Joseph sa kanya dahil nakakatanggap din siya ng mga regalo dito. Hi, sa kanya na naman galing to, panigurado. Sambit niya sa sarili na makita ang maliit na box na may lamang kwintas sa higaan niya. Habang naglalakad sa hallway ay naabutan niya itong pumasok sa gilid. Matapang siyang tumingin dito. Hindi pwedeng hindi ko marinaw sa kanyang lahat. Mababaliw ako kapag pinatagal ko pa to. Ayokong umasa sa wala. Sa isip-isip niya. Pagpasok niya sa gilid ay nakita niya si Joseph na nakaupo sa upuan nito. O Bianca, ikaw pala. Do you need anything? Dire-diretso siyang naglakad palapit dito at inilapag ang hawak sa ibabaw ng mesa. Ano bang ibig sabihin nito, Joseph? Nalilito na ako. Bakit hindi mo ako tapatin? Para saan ba yung mga pagpapakyut at mga regalo mo? Napatingin si Joseph ng diretso sa mga mata niya.
It's the way of me saying I love you, Bianca. Diretsong sagot niya dito. Pero bakit ako? Tanong niya sa lalaki. Bakit hindi ikaw? I told you changed me and my family. I want and I need you to be beside me. Honest na sagot nito. Diba? Pamalit mo lang naman ako sa namayapa mong nobya. Kaya bakit ako pa? Tanong niya dito. Natigilan si Joseph at mabilis na naglakad palapit sa kanyang harapan. Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya. Bianca, don't ever say na pamalit ka lang. I love you. I love everything about you. You may not be the first girl I loved, but I want you to be my last and my forever love. Please, believe me. Sambit ng lalaki sa kanya. But why? I'm not like you. Hindi ako mayaman at isang hamak na tutor ng anak mo lang. That's why I love you. You're simply the girl that is perfect for me. Ikaw yung babaeng hinahanap ko. Saad ng lalaki. Hindi magawang makontrol ni Bianca ang sarili. Hindi niya alam kung paano magre-react sa lalaki, maliban ang maiyak. Napangiti naman si Joseph at pinunasan nito. You're not sad, right? Nababahalang tanong nito sa kanya. Napailing si Bianca. I don't know how to explain how happy I am now, Joseph. I thought you're just teasing and leading me on. Sagot niya dito. Natawa ang lalaki. Why would I do such thing? My son would hate me if I would do that to his favorite tutor. Nakangising sambit ni Joseph sa kanya. Napangiti na lang din tuloy si Bianca. Ilang sandali lamang ay naglapit na ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong ito ay naging passionate at barahan ng galaw ng mga labi nila. Hinawakan ni Joseph ang bewang ni Bianca habang nakahawak naman siya sa liig nito. Hindi na niya alam kung anong ginawa sa kanya ng lalaki at nahipnotismo siya nito. Dahan-dahang naglakad ang lalaki hanggang sa ma-corner niya ang babae sa kanyang mesa. Maingat niya itong pinaupo doon habang nasa pagitan siya ng mga hita nito. Tila ba'y wala na silang pakialam sa paligid. Nalunod na silang pareho sa kanilang halikan na mas lumalalim na lamang. Damn, you're making me crazy, Bianca. I wanna take you mine. Nakangising sambit ni Joseph sa kanya. Hindi naman nakasagot ang dalaga at patuloy lamang sa pagdaing sa bawat haplos ng lalaki. I love you, hon. Pagbulong ni Joseph kay Bianca habang abala ito sa pagluluto. Nakiliti naman ang babae dahil sa pagbulong nito sa kanyang tenga. Natawa siya nang maramdaman ang pagdikit ng katawan ni Joseph sa kanya mula sa likuran. Joseph, ang aga-aga po. Sambit niya dito na ikinatawa na lamang ng asawa. Oo, they are already married. It's been 2 years already nang maikasal sila. May bunso na rin silang anak na ngayon ay 1 year old na. Mommy, umiiyak na naman po si Sofia. Natatarantang sigaw ni Sian. Agad na napabitaw si Joseph sa pagkakayakap. Inabot naman ni Bianca ang kutsilyo sa asawa. Tapusin mo yan. Pupuntahan ko lang yung anak natin. Utos nito sa kanya. Napatakbo naman si Bianca sa kwarto upang kunin ang kanilang baby. Napamaang si Joseph saka nagsuot ng apron. Kakagaling niya lang sa tabaho at alam niyang hindi doon magtatapos ang kanyang work as a husband and dad. Nakangiti niyang ipinagpatuloy ang pagluluto ng asawa. Shh! Yun si Daddy oh! Hello Daddy! Sambit ni Bianca habang inaalo ang anak nila. Napangiti naman agad si Joseph nang makita ang kanyang mag-iina. Si Sia naman ay nakatingin din sa kanyang nakababatang kapatid. Nabuhat ng kanyang ina. Daddy, kapag ba lumaki na si Sofia ay maglalaro din kami ng COD? Tanong ni Sian sa ama. Sian, aba, baby pa lang eh. Ayan, COD ka na naman ah. Tandaan mo, bagsak ka sa exam mo last time. Nawalan lang ako ng time saglit sa pag-tutor sa'yo, pinabayaan mo na yung pag-aaral mo. Sermon ng ina sa kanya. Napanguso tuloy si Sian at napatawa si Joseph. Ito na nga ang pinakamasayang araw sa buong buhay niya. Maliban sa isang tutor, private secretary sa kumpanya at isang ina ng kanyang anak. At isa na ring mapagmahal at maarugan na asawa ang ibinigay sa kanya ng may kapal. Wala na siyang mahihiling pa maliban sa maginhawa at malusog na kalusugan para sa pamilya na meron siya. Wakas! Muli po ay maraming salamat sa ating mga masugid na tagapagsubaybay. Kaya naman po, hi kay Ma Mary Lou Sabangan from Dubai, UAE. Des Togas from Hong Kong. Ma Meredith Olivo from Dubai. Roslyn Remulisan from Jeddah at Joanna May Kerpus from Kuwait.
Hi na din po kay Gloria Escobar from Cagayan Valley, Philippines. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.